Mga ka-coiners, nagawan ko na po ng content ang bariyang ito. Na, yes po, ngayon ay controversial na naman. Ito po yung 5 peso long cut ads na nabili po ng isang sikat po na coin vlogger sa halagang 15,000 pesos. Mali po ba siya? O tama? Na nagkaroon po ng kalituhan. Sino ba ang may kasalanan? Yung bang bumili na si Mr. Mamaya, sasabihin ko yung pangalan. O yung mga nakisawsaw. Pag-aralan po natin. Siyempre po, ang aking muling pagpapasalamat sa mga baguhan at mga datihan na po dito sa aking channel. Ganun din po yung aking pagsusumamo, paghingi ng paghingi po ng awa sa mga napadala mo po sa channel ko. Mag-subscribe na po kayo, please, at pakiclick po ang notification bell para sa update po ng ating mga bagong videos. At ganun din po, pakiusap. Opo, mga ka-coiners, isa nga pong sikat na vlogger o coin vlogger ang bumili po ng long cut ads na 5 peso NGC sa halagang 15,000 pesos. At akin pong ibibigay ang mga puntos kung bakit niya binili ito. Una po, kasi may dahilan si Sir. Napaka-common nga lang naman nun. Madali namang hanapin. Bakit nga niya binili ng 15,000 pesos? Una pong dahilan. Nasabi po ni Sir na nagseset siya ng kumpletong variant ng mga NGC Ed's Cut. So wala na siyang time para maghanap. At sinabi din niya sa kanyang vlog na ito ay common lang. Hindi naman rare. Hindi mahirap hanapin. Yan po ang kanyang unang puntos. Pangalawang puntos, alam na natin si Sir na noon ay talagang lagi siyang binabatikos sa pagbili niya ng mga common coins sa mga napaka tataas na halaga. Maging ako po, noong hindi ko pa naiintindihan ang kanyang ginagawa, ay isa rin ako sa mga bumabatikos sa kanya. Pero nang akin pong mapag-isip-sip bakit ginawa ito o ginagawa ito ni Sir, ay napag-alaman ko na isang napakalaking tulong po. Yun nga po, napakalaking tulong para sa isa, dalawa na mabilhan niya na mga common coins na hinahanap niya na hindi po nagagawa ng iba. Ngayon, sino ngayon ang nagbigay ng kalituhan sa mga tao tungkol sa long cut ads na 5 peso NGC na ito? Si Salapi TV ba? Pakinggan po ang sagot. Mga ka-coiners, malinaw po na si Salapi TV ay sarili niyang desisyon yung bibilhin na po ng mataas na halaga ang isang hindi naman rare, napakadaling hanapin dahil nga gusto niyang makatulong unang-una kahit isa man lamang sa kanyang mga subscribers. At isa pa, yun nga po, wala na siyang time para ito ay kanyang huntingin. Oh, ngayon, paano nagkaroon ng kalituhan? Diyan na po pumapasok yung mga epal na nakisawsaw sa isyong ito. At pwede naman ninyong gawing content nga yan, ang hindi naman bawal. Pero yung hindi malilito, yung mga tao, huwag ninyo sasabihin na may naghahanap dyan. At huwag ninyo sasabihin na yan ang presyo. Napakataas. Nalilito yung mga tao. Pwede naman ninyo sabihin na yan ay binili ni kasamang Salapi TV para matulungan yung ilan sa kanyang mga subscribers. At yan ay hindi reflected sa buong kabuuan. Pero kayo, ano yung pinapangalandakan nyo para pinapakita nyo at ibinibigay na info sa mga tao na yan ay dapat nilang hanapin at maraming bumibili? At kung gusto nyong gayahin si Salapi TV o si RDC Coin Channel, ganyan ang gawin ninyo. Kahit mga common coins lang, ay bilhin nyo sa mataas na halaga. Huwag yung content kayo ng content. Nililito nyo yung mga tao. Kayo, ano bang pinaggagawa ninyo? Eh, binibigyan nyo ng mataas na halaga yung mga common coins. May nabili ba kayo? May binili ba kayo? Wala. Kaya puro pagkalito yung binibigay ninyo. Ako, ginawan ko na ng contention eh.
kahit pahapyaw lang, pero hindi ko binigyan ng pagkalito o hindi nagbigay ng kalituhan sa mga tao yung pag-content ko sa NGC Long Edge 5 pesos na yan. Dahil paulit-ulit kong sinasabi na tanging si Salapi TV lamang ang nakakagawa nun. Kayo, mabili nyo kaya yan? Kahit limandaan lang? Sigurado hindi. Tapos si kukontent ninyo na yan ay hinahanap ng mga kolektor, napakataas ng halaga, binibili, halagang 15,000. Hindi yan binibili, may bumili. At siya lamang ang nakakagawa nun. Kayo, ako, hindi ko magagawa dahil wala akong kakayahan. At sana po mga giliw na nanonood ay maintindihan po ninyo ang aking sinasabi. Ito po ay pagpapalinaw ko lamang o lilinawin ko lamang po na ang 5 peso po NGC Long Edge Cut ay hindi po nagkakahalaga ng 15,000 yan sa kabuuan. At hindi na po siguro mauulit yan. At kung mauulit man yan, ay tanging ang inisip ko'y dalawa lamang pong tao ang nakakagawa. Maaring si RDC Coin Channel or si Salot PTV. Pero kung hindi na po bibili pa, ay wala na po. Hindi na po mangyayari yan. Hindi po yan hinahanap ng mga legit na kolektor. At hindi rin po yan magkakaroon ng mataas na halaga dahil hindi po yan totoong rare. Maaring scarce po ang long cut edge na yan. Sana po ay malinawan po ninyo. At kapag meron po kayong napanood na ibang YouTuber na sinasabing ang long cut edge 5 peso NGC na ito ay binibili, hinahanap at napakataas ng halaga, i-PM nyo po ako or sumagot po kayo dito po sa comment section na ito at akin po siyang gagawa ng content kasama kung ano yung kanyang mga pinagsasasabi. At ito pa po ang aking maidadagdag para po sa kabatiran ng mga nagmamarunong na mga coin vlogger kuno na walang ginawa kung hindi po bigyan ng pahirap, sama ng loob, pinapaasa sa walang pag-asa ng mga tao. Ito po, kailan o kailan man po ay hindi, ulitin ko ha, kahit kailan ay hindi po yan magiging mataas ang halaga. Hindi po yan magkakaroon ng mataas na halaga kahit yan pa ay rare na rare na rare. Bakit? Dahil kung yan ay rare at ang kanyang katangian ay nasa kanyang edge, i-grade ba yan? Alam ba ninyo na kapag yan ay na-grade, ilalagay yan sa isang napakagandang capsule. Ngayon, kapag naka-capsule na yan, makikita pa ba yung kanyang error? Magmulat kayo sa katotohanan. Binigyan kayo ng pagkakataon at napakaswerte ninyo dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob, ng talino para makagawa ng content. Napakaraming gusto gumawa ng content pero hindi nila magawa. Ako, kayo, swerte tayo. Kaya dapat gawin mo sa tama, gawin mo sa mabuti, gawin mong makatotohanan yung mga content mo. Pagkatapos, sasabihin ninyo yung meron ng ganun, jackpot. Yung iba naman, pinapahanap nyo. So, mag-hunt na sila ng gano'n. Sinong bibili kayo? Wala nang bibili at hindi na bibilihin yan. Once lang na nangyari yan. Huwag kayong manloko. Huwag ninyong lutuhin ang mga tao. At bago ako magtapos, ay nais ko lamang idagdag yung mga katanging ang nagawa po ni Salapi TV na hindi po nagawa ng karamihan. Kasama na ako doon. Siya po ang kauna-unahang bumili ng 2019. Kung hindi po ako nagkakamali, 2019 na 20 pesos sa halagang 12,000 pesos. At siya rin po ang nakabili or unang bumili sa isang napaka-common coins po na overlap print sa halagang 40,000 pesos. At ito pong pangatlo, ito na nga po yung long cut edge na binili niya po sa 15,000 pesos. Na noong una po ay hindi ko naiintindihan. Pero ngayon po ay naiintindihan ko siya. Kaya kayo na mga gustong tularan ito nga si Salapi TV at si RDC Coin Channel, mas mabuti, mas maganda para mas marami yung nakakatulong. Pero kung hindi ninyo sumagaya, hindi ninyo magawa yung kanilang ginagawa, pwedeng i-content ninyo yung kanilang mga ginagawang hindi natin magawa sa tama, sa katotohanan. Okay? Uulitin ko, tanging sila lamang ang nakakagawa nito.
Kung hindi ninyo magawa, magtigil kayo, at kung i-content ninyo muli ang kanilang mga common coins na binibili sa mataas na halaga, ay ilahad ang katotohanan na sila lamang ang gumawa noon at hindi yan reflected sa buong numismatic community. Intentions?